Yung iba nagtatanong, bakit po nag-forgive na ako pero may pain pa? Bakit nagpatawad na ako pero may habdi, may kirot? You have not forgiven. Probably you have only stopped being hostile. You have stopped the war. Probably you went into a ceasefire. But you have not really forgiven. That's why there's still the pain. You are able to truly forgive only when you truly know and understand and accept the person. Yung hindi, sige, pinapatawad na kita, pero sa mo, siguro nasigawan niya ako kasi gutom siya noon. Kasi mataas ang blood sugar niya. Kasi may monthly period siya. O kasi luka-luka siya. Di ba? Kasi may lahi sila noon. Kasi genetically, ganito sila. Nung naintindihan mo siya, doon mo ka ngayon huhugot ng pagpapatawad. Pero pag hindi mo naintindihan at hindi mo tinanggap ang kalagayan niya, ceremonial lang yung patawad mo. It's only a cessation of hostilities. It is only a declaration of a ceasefire. But forgiveness, real forgiveness, has no more anger. Well, you can be cautious. Hindi naman ibig sabihin, you forgave, you forgot to be cautious na. You might want to avoid being the victim again because you're cautious, but no ill feelings. Siguro iiwasan mo na na maulit o mabigyan siya ng chance ulitin yun, pero wala ka ng hapdi kasi naunawa. Kaya maraming magulang, kahit ang tingin ng mga ibang tao sa anak nila kriminal, mahal pa rin nila, hindi, ang bait-bait ng anak ko. Kasi ipinapanganak pa lang yun, pinaglilihi pa lang, tinanggap na talaga nung ina ko yung buong-buong pagkatao ng anak. Kaya pagkahalimbawa, ang sungit-sungit ng anak, eh kasi alam nyo nung bata, nahulog yan sa duyan. Nahulog lang, naging ganyan. Eh, galing sa 7th floor. Ah, okay. So, naintindihan ko yung anak ko. So, intindihin nyo. Kaya walang, hindi halos maubos ang pagpapatawad ng magulang sa anak kasi iniintindi. Kasi tinatanggap. So, kung may papatawarin kayo, huwag lang sabihin, sige, papatawarin na kita, tama na, tigil na. Unawain nyo yung buong dahilan kung ba't niya nagawa yung nagawa niya. At pag naunawan nyo yun, baka maawa pa kayo, mamahalin nyo pa. Ganun ang pagpapatawad ng Diyos.